Ugus, POV. Nagpalit ako ng damit pagkapasok ko sa kwarto ko. Humiga na rin agad ako sa kama. Shit, huwag kang maawa sa kanya, Hugo. She's only acting in front of you. Ganyan-ganyan siya noon. Mabait sa panglabas. But deep insides, she's not. She's only acting. Hindi ka dapat makonsensya at huwag kang maawa sa babaeng yun. Siya isang sinungaling. Napapikit ako ng mariin at huminga ng malalim. Habang minamasahe ang noo ko, pinilit kong inaalis ang nagpapaawang imahin nito sa aking gunita. My body wants to rest. My mind wants peace. Ilang araw na rin akong walang maayos na tulog. It is because of her. Nasa malayo ako pero ang utak ko nandito, naglalakbay sa kanya. I know it's her day. Binala ko siyang batiin kaninang umaga. But my pride stopped me. Dapat masaya ako dahil nasasaktan siya. Sa pambabale, wala ako. But shit, hindi ako masaya sa nakikita ko. Nagdesisyon na akong tumayo ng tuluyan at lumabas ng aking silid. Ilang beses ko muna pinag-isipang pihitin ang seradura ng pintuan ng silid niya. I was there standing for almost 3 minutes. Hindi pa rin ako makapagdesisyon. Nakakaramdam ako ng konsensya sa mga ginawa ko sa kanya sa buong linggo. Iniiwasan ko talaga siya nito mga nakaraang araw dahil ayoko umasa pa siya sa ganitong setup. Papakasalan kong fiancé ko kaya mabuti pang maglagay ako ng space sa amin ni Adeline. Bumuntong hininga ako at gumalaw. Pinasok kong kusina para magtimpla ng kape, ngunit na pa ako naman ang mga mata ko sa magandang na pagkakaayos ng lamesa. Lumapit ako doon at isa-isang sinilip ang mga serving dish na mga nakatakip. There's also small round chocolate cake. Nakokonsensyang tinitigan kong mga hinanda nito. I even curse at myself for not treating her good at ni hindi ko malang ito na pagbigyan sa munting hiling nito kaninang umaga. Ang totoo, hindi ko naman talaga nakalimutan na birthday niya ngayon. At ang totoo, gustong-gusto ko na rin siyang batiin. Pero mas pinili kong tiisin siya. Gustong-gusto ko siyang iwasan, kaya naman dalawang araw akong hindi umuwi. Bumalik ako sa tapat ng kanyang silid. Nagpa siya akong tanggapin ang kanyang imbitasyon na makipag-midnight dinner sa kanya. Pinihit kong doorknob, ngunit nagtataka akong nakalock yun. Kumatok ako ng 3 beses. I'm patiently waiting for her to open the door, ngunit hindi niya yun binubuksan. Adeline, open the door. Kinatok ko pa rin to. Adeline, I sighed. Adeline, open the door now. Ngunit wala pa rin. Wala akong choice kundi buksan ito gamit ang spare key ko. Kinuha akong susi sa loob ng silid ko at binuksan yun ng kusa, katulad ng ginawa ko noong unang gabi niya sa bahay na to. Napakunot ang noo ko nang hindi ko siya makita sa kama. Napatingin ako sa banyo nakaawang at bukas ang ilaw nun sa loob. Napalunok ako na makarinig ako ng manipis at mahinang hikbi sa loob habang papalapit ako sa pinto ng banyo. Unti-unti kong binuksan ang nakaawang na pintuan, only to find her sitting in the corner while sabing alone, "Shit, Adeline, pity flashes in me. What I have done? Adeline?" Adeline's POV. Napalunok ako't bigla ko napatigil sa aking pag-iyak. Agad ko ring pinunasan ang mga luha ko sa aking mga mata at buong mukha bago ako nagtaas ng mukha sa taong tumawag sa aking pangalan. Naglapat ang mga mata naming dalawa. I can see his dark aura with sympathy. Inayos kong pagkakalugmok ko sa gilid ng banyo. Nagbaba ako ng tingin dito. Iiwan mo muna ako. Pinunasan ko pa yung luha ko. Hindi siya nakikinig. Sa halip ay lumapit siya sa akin. Inabot itong kamay sa akin. Umiling ako nang hindi tumitingin dito. Adeline, come on. Malamig yung inuupuan mo. May humaplos na awang sambit nito. Tumingil ako dito at umiling. Come on, let me help you. Umiling ulit ako dito. Come on, Adeline. He mutters hard. Tutulungan na sana niya ako ngunit umiling ulit ako ng mariin at iniwas ang sarili ko dito. Ako na, kaya ko naman tumayo mag-isa, sabi ko rito. Please, iwan mo na muna ako. Hindi to nakinig kaya tumayo ako nang hindi inabot ang kami nitong nakalahad pa rin sa akin. I stand up alone with the help of the metal rail. Hindi ako makatingin sa mga mata nito dahil sa pagkamugto ng mga mata ko. Will you please get out for a while? Pakiusap ko dito para itong walang naririnig at nakatitig lang sa buong mukha ko. Lalabas na sana ako sa loob ng banyo na agad niya akong hinawakan sa braso at tinapit ako pa loob sa kanyang mga bisig. Hurt me, curse at me and punch me hard right now, Adeline. Sabi nitong ikinailing ko, bumitaw ako sa yakap dito ng bahagya. Hindi ko na kaya. Pwede bang umiyak na muna? Sabi ko kasabay ng pagkalaglag ng mga butil ng mga luha ko. Kita kong paghigpit ng panganya at muli niya akong pinatong sa malapad niyang dibdib. Sige na, umiyak ka.
Halos bulong niya. Umiyak nga ako ng umiyak sa dibdib nito. Ramdam ko mga kamay niya na unti-unting umahaplos sa likod ko. Sumikip na naman ang dibdib ko at hinahabol ulit ang aking hininga. I tried getting my breathing steady. Adeline, what happened? I'm okay. Pinilit kong ayusin ang paghingat ang boses ko. I'm okay, Hugo. Sabi ko dito sa impit na tono. Tumingala ako dito at nakipagtitigan sa mga mata nito. No, you're not okay. Okay lang ako. No, umiling ako dito. Hindi ko na alam kung paano kita pakikiharapan, Hugo. Hindi ko alam kung paano kikilos ang tama at magsalita ng tama sa harapan mo nang hindi ka nagagalit sa akin. Masakit na, Hugo. Ayoko na. Hagulhol ko. Hindi ko na pala kaya. Tapusin na natin ang lahat ng ito. I place my hand on my heart. Hindi na rin kasi kaya nito. Nasasaktan at nahihirapan na ako sa sitwasyon ko dito sa bahay na to. Patuloy pa rin sa pagdaloy ang aking mga luha. Lumayo ako sa pagkakatayo ko sa harapan nito at nagtungo sa built-in cabinet. Binuksan ko yun at tinugot ang lahat ng mga damit ko na nandoon. Pinapasok ko yun ng paunti-unti sa aking malaking malata. I also get my medicine container na nakasealed sa isang black pouch. Kukuhanin ko pa sana ibang mga damit ko nang bigla akong naramdaman ang yakap na nagmula sa likuran ko. His arm stops me from packing my other things. Nilayo niya ako sa cabinet ko. He slowly whispers, Adeline, no. Sinubukan kong alisin ang mga braso nito sa aking katawan. Hugo, please, let me go. I'm sorry for hurting you. I'm sorry. Let me leave this house, Hugo. Mas mabuti na rin itong gagawin ko para sa ating dalawa. At least nag-usap muna tayo bago ako aalis sa poder mo. Para naman hindi ka na ulit magalit sa pag-alis ko sa buhay mo. Mas naramdaman ko ang paghigpit ng yakap nito sa akin. Please stay, Adeline. Ayokong lumayo ka. Na umalis ulit sa tabi ko. Please stay and I promise to make it up to you this time. Please don't walk away with me, Adeline. Hugo, hindi pwede. Ikakasal ka na rin naman at darating yung araw na magkakalayo na ulit tayo. Sabi ko ditong lumuluha pa rin. Alam kong iiwan mo rin ako. Kaya ngayon pa lang, putulin na natin to kasi baka hindi ko nakakayanin kung magtatagal pa tayo sa ganitong sitwasyon at bibitawan mo na lang akong bigla. Huwag mo akong paasahin. Tama na ang sakit. Ang sakit na ng dibdib ko, Hugo. No, Adeline. You're not leaving me now. Hindi ka aalis tulad ng ginawa mo noon sa akin. Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. I won't allow you to leave my side again. Nagising at naalimpungatan ako sa isang magaan haplos sa aking buong mukha. Unti-unti ako napadilat at ang mukha agad ni Hugong una ko nabungaran. Good morning. He utters, then he lowers down his head and he kisses my lips. Hugo, mahinang sabit ko na unti-unting lumayong mukha nito sa akin. Masuyo niya akong tinitigan sa aking mga mata. I'm sorry about last night. Untag nito. I'm sorry for making you cry hard. Hindi ko pa rin pala kayang makita kang umiiyak, Adeline. Kahinaan ko pa rin palang mga luha mo. Sabi nito na walang kurap akong tinitigan habang mga kamay dito'y nakahaplos lang na masuyo sa aking buhok. I'm speechless. Naalala ko nga mga huling nangyari kagabi. He stops me from leaving him. Disidido akong aalis na susuko na kagabi. Pero nakiusap siyang manatili ako. Hindi niya ako hinayaang iwan siya. Niyakap niya ako ng mahigpit at inaalo kagabi sa kanyang mga bisig habang iyak lang ako ng iyak dito. Hanggang sa hindi ko na maalala kung paano ako tumigil sa pag-iyak at nakatulog. Tapos ngayon, nagising ako sa warm niyang kwarto kasama siya. Kanina ka pa ba dyan? Nakaupo kasi ito sa tabi ng hinihigaan ko. Tumango ito. Get up, Adeline. I prepared something for late breakfast. Come on, pag-aayaan ito sa akin sa maagaang tinig. Wala ng kanyang matigas, marinat ang puno ng pag-uuyam na tinig at mga titig sa akin. It surprises me big time. Naiilang at iniwas ko ditong aking namumugtong mga mata. Why am I here? I mean in your room. He sighs. You are here because I want you to stay. Na magigising ako, nandito ka pa rin sa tabi ko. Pumintig bigla ang puso ko sa sinabi nito. But I do not belong here anymore. Disidido na akong aalis sa poder mo, Hugo. Sabi ko pagkaupo sa kama nito, seryoso niya akong pinakatitigan. Iiwan mo na naman ako. Gaya ng ginawa mo dati, Adeline. Napalunok ako sa kahumingang malalim. Bakit? Kailangan ko pa bang magstay dito? For what, Hugo? Give me one valid reason. Why? Naitanong ko mangayon bigla dito. Because I want you to stay. Nakulangan ako sa sagot niya. Hindi yun ay in-expect kong isasagot nito. Sabihin mo sa akin kung anong maaari kong gawin para manatili ka.
para magbagong isip mo. Magbabago ako sa pakikitungo ko sa if that's what you want, Adeline. Just stay. Napapaisip ako sa sinabi nito. Magbabago siya. So it means magbabago na rin ang pagsasama namin simula ngayon. Pwede ko na rin ba siyang i-convince na wag na magpakasal kay Jumaira at unti-unti ring babalikan dating kami? It's possible, pero may kasiguraduhan bang mangyayari yon? Adeline, I'm starving. Hindi ko ito masagot agad sa ngayon, kaya iniba ko na lang ang topic at totoong gutom na ako dahil ang huling kain ko kahapon ay hanggang merienda lang. Bigla na lang ako napabuntong hininga. Nakangiti kasi siya tapos hinila ko pupunta sa dibdib niya. Ramdam ko maso yung pagyakap nito sa akin at apanghalik nito sa aking ulo. Thank you, thank you. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin to sinuklian ng yakap. Magkatabi kami nagsasalo sa pagkainan. Tahimik lang ako habang inaasikaso naman niya ako sa mga pagkain ko sa plato. Awkward para sa akin ang ginagawa nito, ngunit gusto yun ang puso ko. Call me a martyr woman, but I've already decided to stay with him. Pangahawakan kong kanyang mahigpit na yakap at mariing pakikiusap para lang hindi ako umalis at sumuko. Pangahawakan ko rin at obserbahan ang kanyang pagbabago sa ngayon. And call me ay marupok, dahil I care. Pinipili kong bigyan kami ng pagkakataon para sa setup na to. Ramdam kasi ng puso ko na ito ng paraan para tuluyang maayos ang lahat sa amin. Takot ako masaktan pa pero paano ko mapapatunayan at makukuha ang resulta kung hindi ko sinusubukan ngayon. Dahil sa natatakot ako kaya ayoko na sumubok. Alam ko, puso ko pa rin na nakataya dito. Pero kalabisan man na simulan ko na to. Kaya tatapusin ko na lang itong pinasok namin ngayon. Sa huli, wala akong choice kung hindi hayaan siyang pumili sa pagitan namin ni Jumaira. Pero bagong lahat ng yon, sisiguraduhin ko munang kuhanin ang tiwala at ang loob nito. I know and I feel magwawagi ako. Any problem? Tanong nito nang mahuli niya ako maring nakatitig sa kanya, nahihiyang umiling ako. Wala, nagangat ang isang kamay nito at hinawi ang ilang hibla ng buko na nakatabing sa mukha ko. Tinago niya yun sa likod ng tenga ko. Tell me, what's the problem, Adeline? May pupuntahan sana ako ngayon. Aalis ako. Kumunot ang noon nito. Aalis? Saan? Sino kasama mo? Si Luna. May pupuntahan lang kaming importante. Napabuntong hininga siya. Paano ako nakakasiguradong uuwi ka ulit? Tanong nitong pinagtaka ko. Hindi ko dadali ng mga gamit ko. No, just stay here. May usapan kami ni Luna. Hindi pwedeng makancel. Dapat kahapon pang lakad namin. Kinancel ko lang kasi birthday ko. Naging mailap biglang mga mata ko dito. Ayoko na kasing maalala ang mga nangyari kahapon at kagabi. I'm sorry. Hinahaplos niya mga kamay ko tinahalikan to. Hindi ako sanay sa biglang pagbabago niya simula kagabi pa nang makita niya akong humahagulhol ng iyak. Sa lahat ng ayaw nito yung makita akong umiiyak. Ayoko umiyak talaga sa harapan niya. But it happened dahil hindi ko na talaga kaya. Pero hanggang ngayon, nalulumo pa rin ako. Even I stated that it was my birthday yesterday, hindi pa rin niya ako binabati kahit man lang sana belated greetings. Ayoko nang umasa. Tapos na rin na makahapon pa. Payagan mo lang ako lumabas kasama si Luna, then you'll be forgiven. At titira ka't babalik ka dito sa tabi ko? Naghihintay ako. Ramdam ko sinseridad sa sinabi ko. Napalunok ako. Mga linya ko kasi yon sa nagdaang araw sa kanya. Okay, I finally agrees and decided. Though, nagtataka pa rin ako sa pinapakita nitong kabaitan. Sa tuwa nito, niyakap niya ako at tinalikan ng magaang halik sa labi. Thank you, sweetheart. Napalunok ako. He whispers me our endearment with his sweet voice. Pero I love you. Isa rin yung sinasam ko na sana'y marinig ko galing sa kanya. Pagkatapos namin magsalo, ito na ang naghugas ng pinagkainan namin. Ako naman ay bumalik sa silid ko at binalik ang konting damit na naimpake ko na kagabi sa loob ng cabinet. Natigilan ako na makita kong gamot na nasa pouch. Do I have to tell him now? Yes, maybe tomorrow, Sunday. Pareho pa kaming walang mga pasok. Ngayon kasi pupunta pa ako sa orphanage kasama si Luna. Naligo ako, nagayos ng halos isang oras. I only wear a simple red velvet off-shoulders dress na hanggang tuhod ang haba. Simple lang din ang nilagay kong colorete sa aking mukha. Then I just free my lengthy and shiny hair. I also put my usual jewelry like earrings and wristwatch. Sinimplehan ko lang talagang ayos ko, but my aura shows that I'm stunning and beautiful. Bago ko lumabas na aking silid, sinilip ko na muna ang cellphone ko na nagbiblink.
Maybe Luna calls or send me a text message na hindi ko mala napansin dahil sa pag-aayos ko ng sarili. And I'm right. May dalawang missed call nga ito't dalawang text na magkakasunod na oras. Adeline, why not answering my call? Gusto ko sana sabihin hindi ako makakasama sa iyo ngayon. There's an emergency happening here. I hope you'll understand. Emergency lang talaga. Sorry if I can't go with you today sa orphanage. Hindi niya ako masasamahan? Tatawagan ko na sana ito ngunit naunahan naman niya akong tawagan siya. Luna, why? Tanong ko kagad sa kabilang linya. Adeline, kasi ano eh? What? We've talked about this yesterday. Sabi mo sasamahan mo ko ngayon. Luna naman, please, samahan mo na ako. I want to, pero hindi ko talaga maiwan ang basta Adeline, ikakwento ko na lang pag magkikita tayo. Maiwan ang alin, bigyan mo ko ng isang valid reason para hindi ako magtampo sa'yo. Yung totoong rason mo. Si Abby kasi nilalagnat, ayaw akong paalisin, but I'll try to escape from her promise. Pero mahigpit ang yakap sa akin eh, kaya malabo. Whose Abby is it, Luna? Nagtataka kong tanong. It's my boss daughter, anak ni James. Yung magamang naikakwento ko sa'yo nung minsan. Nangunot ang noo ko. We'll talk about it again. Okay, pagbibigyan kita pero kung may time ka talaga ngayon, pumunta ka pa rin, okay? Sisikapin ko but I can't promise Adeline. Please don't expect, okay? Nakakaawa kasing iwanan to eh. She needs me here, Adeline. Kahit nagtataka man ay umuo na lang ako. Sa bagay, kaya ko namang mag-isa. Nakakaawa nga rin naman ang batang yon kung iiwan ni Luna habang may sakit. At kung mas siniling pa ng batang mag-stay siya, mas nakakaawa ang hindi niya pagbibigyan. Bumuntong hininga ako at pinasok ang phone ko sa bag ko. Lumabas ako ng silid ko para lang magtaka sa nakita ko Hugo standing near in front of my room with his fully handsome look, slacks with his white polo. Hindi ko tuloy maiwasang hindi siya titigan. Like the way he stares at me. Nice dress, it suits you. You are beautiful. Namamangha nitong puna sa akin. May lakad ka rin ba? Naitanong ko dito dahil sa kanyang postura. He nods. Yup, I'll come with you. Pwede mo akong gawin driver ngayon. Napaawang ang labi ko lalo nang umiti itong lumalapit sa akin. Ha? Baka mainip ka lang and I can drive with my own car? Adeline, gusto kong bumawi sa ilang araw na wala ako. It's okay, mas mainip ako dito sa bahay ng wala ka't naghihintay sa'yo. So will you accept my offer to drive wherever you go today with your best friend? Napapakurap ako. Bahala na nga. Hindi ko nakasama si Luna, may importante kasi siyang inaasikaso ngayon. Then let me accompany you. I'm willing to be with you today, Adeline. Nag-isip ako kung isasama ba ito sa bahay ampunan pero hindi pa nga ako nakakapag-desisyon ay hinapit na niya ako sa braso at naglakad na kami palabas ng pinto ng bahay. Hugo, happy na Adeline. I don't take no for an answer. Let me please accompany you. Pinagbuksan niya pa ako sa kanyang latest car na nasa bakuran lang namin. Hindi na ako nagreklamo pa't pumasok na nga ako sa kotse nito. Agad siyang nagmaneho nang nasa loob na siya ng sasakyan. Lumingin ito sa akin ng tuluyan na kaming nasa daan. Where to go? Sinabi ko rito ang address na unang pupuntahan ko. Still it's awkward, kaya wala na magitang usapan sa aming dalawa sa loob ng kotse nito. When we arrive, naitataka ito kung bakit branch ng Jollibee ang pinuntahan namin. Nagtataka man ngunit sumasabay pa rin to sa akin kahit na pinapastay ko na lang siya sa kotse nito. Hi Adeline, belated happy birthday to you my dear. Binaisok at magiliw na binati ng may-ari ng fast food restaurant na yun. Inabangan ka talaga namin ang asawa ko ngayon. Here, accept our simple gift for you. Hi Adeline, happy birthday. Bati rin ang asawa nito at bahagya pa na patingin sa kasama ko. Umiti ako sa dalawa habang inabot ang isang maliit na paper bag na gift nila sa akin. Hello ho, Mrs. Milagros and Mr. Aris Calmaro. Salamat sa pagbati. Nag-abala pa talaga kayo. Nahiya ko untag sa kanila. Alam ko nagtatakang mga ito sa kasama ko kaya I have no choice but to introduce Hugo to them. Let me to introduce you to Hugo Dalsor, my boss. Yun ang tanging pakilala ko sa kanya dito. Nakita kong biglang pag-iba ng aura ni Hugo. Sumeryoso rin bigla ang mukha nito sa akin. Nice to meet you, Mr. Dalsor. Nakipagkamay ang dalawa dito. Tumango si Hugo at bahagyang umiti sa mga to. Nice to meet you to Mr. and Mrs. Calmaro. Tugon nito. Adeline, ngayon ko lang ata nagdala't nagpakilala ng lalaki ah. Anyway, bagay kayo ng boss mo. I'm sorry if I'm so vocal this time. Honey, Mr. Calmaro stops her wife. Pasensya na kayo sa asawa ko. May pagkamatabil talaga ko minsan. Hon, I'm just stating the truth here. They really look good together in my view at saka bago to eh.
ang magdala ng lalaki si Adeline dito after almost 2 years as our valued customer? Sino na lang hindi pa nagdadala ng lalaki dito at ipakilala rin sa atin? Milagros, stop it. Nahiya na si Adeline sa mga sinasabi mo. It's her boss. Oh, I'm sorry dear if I'm so too vocal with my own opinion. Namumulan tumango ako dito. It's okay ma'am. Anyway, nakahanda ng lahat na in-order niyo ni Luna sa amin kahapon. Tumawag din pala kagabi si Luna, nakiusap siya sa amin na magpapabili na rin ng large size cake and a box of pizza. Nagdagdag din ako ng 2 boxes para sa mga bata at nagpa-free 50 pieces of regular burger din kami para sa birthday mo. Oh my God, talaga ho. I'm so glad and I smile cheerfully. Oh thank you, it's too much for the blessings. You and Luna are always welcome, Adeline. Nakangiting pahayag ng dalawa. Nalingunan ko nagtataka masyado si Hugo sa mga pag-uusap namin ng may-ari ng branch. Ano kayong mangyayari ngayon kasama ni Adeline si Hugo at nasasaksihan ng binatang mga bagay na hindi niya alam kay Adeline? Dahil kaya sa naririnig at nakakita, magbabagong tingin ni Hugo kay Adeline? Abangan ang mas gumaganda pang istorya sa susunod nating kabanata.